magandang hapon mga ka-farm. So ngayon mga ka-farm, nandito ako sa Neptune Strawberry Farm from family Lugolosinda family. So ngayon, ang dami nilang tanim na strawberry dito. Maliban sa strawberry, meron sila mga different of plants flower nandun sa baba. So kung gusto kayong bumili, located sila sa Holy Land Trademark dito sa Balutakay, Neptune. So ngayon, introduce ko si Ate Leonora at saka si Ate Kuya Johnny. So ano ba ang technique ninyo, ate, sa pagkuhan? Tanong. Galpon lang. At imanood siya ka na, kuhaan siya mga saha, saha mga kanang itong-itong nga dahon. Ah, okay, mga laya. Oo, mga laya. Kay para po nung guwapuyahan bunga. Bunga. Magagpo. Tapos naghatag po mong abuno. Mga abuno niya. Nagsalag ang medisina kay. Press pa siya. Press pa siya. Kaunong pa siya dahil. Bawal magsigigisprit. Ah, okay. So yun sabi ni Ate Leonora, mga ka-farmers, ang gagawin daw nila dito is inaalagaan nila, dinadamuhan lang, tatanggalan yung mga tuyong dahon para ang purpose mag-produce ng maraming bunga at malalaki na bunga. So magbibigay sila, magpipid sila ng mga abono at mga unting mga organic na mga medicine para yung bunga ay talagang malusog at hindi din siya delikado kainin. Kasi alam naman natin strawberry is perishable, pwede kainin agad. So organic ang mga ini-spray nila dito. So tagpila ang kilo or unsa man yung pamagis ko. Ah, okay. So mga ka-farm, hindi sila nagbibigay ng per kilo, kung per tub daw pang isang ganito, magkano isang ganito? 100. So 100. So ang isang kilo mga ilang ganito ka kuan? Depende sa kadag-on. Ah, okay. Kung gagmay kasagaran ay mga 20 kapit, 25 or gagmay sa 30 anak. Ah, okay. So mga ka-farm, itong tub na to, pag medyo daw malalaki, may mga 20, so maliliit mga 25, so 100 lang mga ka-farm. So ang maganda dito mga ka-farm is sariwang sariwa, galing dito sa farm nila, sa located in Neptune Strawberry Farm na Agulusinda family. So ngayon, maliban sa, nagulay po mo no? Oo, oh, maliban daw sa strawberry at mga flower doon sa baba na binibinta ni Ate Leonora, nagugulay din sila. So ang gulay ninyo walang kan direct sa market na. Ang gulay din nila mga direct sa market. So introduce natin ang kuha nimo, ang imuhang kanang imong lugar, kung asa ka dapit. Nami diri sa kuha Neptune. Neptune ba Managa. Davao del Sur. Okay. Tapos si Kuya naman, Kuya, introduce din. Kuya, anaya po mi diri sa Sitio Neptune. Sitio Porok Neptune. Sitio Balutakay. Sitio Balutakay. Okay. Ayan, ito yung mister niya. So ngayon mga ka-farm, nagpapasalamat kami kasi binigyan kami ng time ni Ate Leonora at ni Kuya Johnny na pinaunlakan ng munting interview namin kasi kapitbahay lang kami mga ka-farm. Pero ngayon lang ako ng time na magbisita. Tingnan mo mga ka-farm, ang lapit-lapit, ngayon lang nakapunta. Pero at least nakapunta kami sa awa ng Diyos. Okay naman, nakarating kami dito ngayon. So nakita namin mga ka-farm, ang kanilang lugar is cultivation sa lahat ng mga, halos lahat ng mga farm talaga nila is mayroong strawberry. Gasan lang ni. Ayan mga ka-farm. Akong gumitan ni. Ayan. Gam ni ka. Aray ti ako adre. Atong lingin. Og kana. Tublong. Ayan. So ayan na mga ka-farm.
Ayan na mga ka-farm, oh, kanina nagsalita pala ako pero ito na, may bunga na nakalagay na sa top. So nakita natin mga ka-farm, talagang natural ang kanilang pagtatanim. Wala silang macroplast na nilalagay doon sa mismo sa puno. So nakita natin, medyo may buhangin siya. Ang gagawin na lang nito mga ka-farm, ugasan din ito bago natin i-market o kainin para safety naman. So ayan mga ka-farm. So invite natin sila mga ka-farm, yung lahat na palang nag-follow or nag-subscribe dito sa aking munting channel na Jones Ka-Farm. Pwede kayo magpunta kayo dito sa Purok Neptune lang. Malapit lang sila malukit kasi ang trademark nila is Hulilan. So, pwede kayo mag-experience na magpitas, mag-harvest at farm to consume na. Pwede kayo mag-experience dito lang located. Hanapin lang ninyo si Ate Leonora at saka si Kuya Johnny na sila ang owner dito sa Strawberry Farm dito sa Purok Neptune Strawberry Farm. May hapon sa tanan. Kanang sa gusto mo palit sa kuan strawberry na amin diri sa Neptune, Purok Neptune. Sakop sa Managa, Bansalan, Davao del Sur. Ang amo ang area diri duol lang sa may Sir Pits, kaplin lang sa karsada, pwede ra ma mahunungan kay makita ra man dayon kung moagi mo kung manglaag mo. Ya, salamat. So yan mga ka-farm, thank you sa lahat na nag-follow, nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, sa aking Jones Ka-Farm. Lagi natin tandaan mga ka-farm na kung gaano tayo ka-busy, dapat unahin natin si God. So before God first before everything. So yun lang, so may mensahe lang ako sa lahat ng mga nagpa-farm na dapat naghahanap buhay tayo sa kabukiran na may kaakibat na pagprotekta sa kalikasan. So magandang buhay and God bless everyone. Ka-farm, nandito na naman kami sa bulakan ni Kai Kai dito sa Purok Neptune, Sitio Balutakay. So ang bulaklak lang dito mga ka-farm is different variety and different color. Pero nakikita ko dito mga ka-farm, krisantimum na jimba na puti at krisantimum din na jimba na yellow at may baby spread tayo na puti at saka violet. So far mga ka-farm, mayroon din silang yung isa pang variety na krisantimum na kinatawag nila na tawag niyan yung maliliit na petals, kalimutan ko ano yung tawag sa quantic atong gagmay nga bulak atong pasa dito, remix o may remix din sila mga ka-farm na krisantimum. So tanong mga ka-farm kung magkano ang kilo, simple lang mga ka-farm, pag season 220 per kilo dito yun sa pick up price na yun. Pag hindi season mga ka-farm, pinakamababa na daw yung 100. So kung siyempre mga ka-farm, kung gusto natin tumulong sa farmers, kahit 100, dagdagan din natin ng konti kasi para din sila matulungan natin. So ayan. So kung mag-harvest sila mga ka-farm is minsan is umaga or hapon. So kung pupunta kayo dito mga ka-farm, magbili kayo ng bulaklak, nandito lang sila located din mismo sa Purok Neptune, Sitio Balutakay, na malapit din sila sa Hulilan baba. So ayan mga ka-farm. So hanapin lang ninyo mga ka-farm yung owner dito, si Dundun,
at saka si Juby. Ang pangalan ng farm nila is pinapangalan sa kanyang anak si Kai Kai Flower Farm dito sa Purok Neptune. So ayan na mga ka-farm. Daming ma-choices mga ka-farm. So ayan, nakita natin. Ito mga ka-farm, Jimban na chrysanthemum na puti. At ipipicture natin yan mamaya. Dilaw na talaga na bulaklak ay Bangkok chrysanthemum. So I think galing siya sa Bangkok, Thailand. Kasi Bangkok. So ayan. So yun nga, ulitin ko mga ka-farm, pag season daw mga ka-farm, ang presyo nila ay 220. Pag hindi season, pinakababa na yung 100. So ayan. So ngayon, hindi pa masyado season kasi nga bear, pero abangan natin sa November, magtaas talaga sila kasi season na. So ayan. So located sila mga ka-farm dito sa Purok Neptune, Sitio, Balutakay. Nearby sila sa landmark dito na Hulilan. Dayon, hanapin lang ninyo mga ka-farm yung may owner mismo, si Juby at si Dundun Aranda. Ayan, so dito lang sila. So ayan mga ka-farm. So lagi natin tandaan, paghahanap buhay sa kabukiran na may kaakibat na pagprotekta sa kalikasan. Bye-bye! Farm is remix. Ayan.
So pag season ito mga farm, abot siya ng 220. Pag hindi season, abot siya ng 100. So ayan. So ayan, shout out naman dyan, Bibot. Ayan, aking kaibigan. Hello. Si Bibot. Tag mo na yan. At saka si Jube. Ayan, yung owner. At saka si Ate Leonora, yung sa strawberry farm. Ayan. Shout out pala dyan sa aking mga kaibigan, Lia Golusinda, si Koy Koy, at saka si Cristeline, si Yoyon, si Nitan, at saka si Abby. Shout out dyan. Shout out dyan also ni Kai Kai, at saka ni Juby, at ni Dundun Aranda. So, lagi natin tandaan, ingat-ingat tayo araw-araw, kahit ano tayo kabisi, unahin natin si Lord. So, God first before everything. So ayan, shout out din pala also Bibot. Ayan, nag-harvest sila. Siya ang taga-kilo. Yung kanilang taga-skiller nila sa Bulaklak. So ayan mga ka-farm, ang ganda. Ito mga ka-farm ay naka-booking na to. So pick upin na lang daw ito mamaya. Although siguro mamayang gabi. Ayan. Ayan. Ang kinaidya ko,